mismo ay hindi tinuturo. Ito'y gabay para sa lahat, biyaya at habag, at pagsunod sa dakilang lumikha. Ito ang Islam. Tunay na ang mundo na ating ginagalawan araw at gabi ay napakasaya, napakaganda at nakakaaliw. Ngunit huwag nating kakaligtaan, huwag nating kakalimutan ang isang napakalaking paalala sa atin ng dakilang tagapaglikha na kanyang sinabi, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ang dunya na ating ginagalawan araw-gabi ay napakasaya, napakaganda at nakakaaliw. Ngunit huwag nating kakaligtaan, huwag nating kakalimutan ang napakalaking paalala sa atin ng dakilang tagapaglikha na kanyang sinabi sa banal na Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kung pagmamasdan natin ang dunya na ito, ang mundo na ito, ito ay isang kasiyahan na mapanlinlang. Ibig sabihin na mapanlinlang dito, mga kapatid at mga mahal naming tagapanood, ay mapanlinlang upang kalimutan mo na may araw pa ng paghukom. Kaya mismo ang mahal na propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi, Madunya fil akhirati illa mithlama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Hinalintulad ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang dunya o ang mundo sa araw ng paghukom, na tulad baga ito nang inilagay ng isa sa inyo ang kanyang daliri sa dagat. Sinawsaw niya ito at itinaas at pagmasdan kung ilang porsyento ng dagat ang nadala sa daliri na yon. Ganun din po katagal ang dunya kung ikukumpara sa araw ng paghukom. At payo pa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abir sabil. Maging isa kang estranghero dito sa mundong ibabaw o di kaya naman taong manlalakbay lamang. Ganun lang kaiksi ang paninirahan ng tao dito sa dunya. Kaya alalahanin natin na ang dunyang ito ay napakaigsi, gamitin natin ito sa pag-aalala sa dakilang tagapaglikha. Tuklasin natin ang totoong relihiyon. Mga mahal namin tagapanood, inaanyayahan po namin kayo na patuloy niyong suportahan at tangkilikin ang Mensahe TV, Islam ang relihiyon ng katotohanan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Allahumma ahdina wa ahdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada wa ba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po mga giliw naming taga-subaybay. Hinihiling ko sa Allah na ang lahat ng sumusunod sa programang ito ay maging mabiyaya ang kanilang pamumuhay dito sa daigdig. Patawarin ang lahat ng ating pagkakasala ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagpunan ng ating mga kakulangan. Naway ipagkaloob sa atin ang kagandahan at karangalan na buhay na walang hanggan at walang pagmamaliw sa kabilang buhay, ang tinatawag nating mga hardin o paraiso. Gayun din ang lahat ng magbumula sa ating saling lahi hanggang sa dulo ng panahon at bilang pangkalahatan ang lahat ng mga mamayang Pilipino hanggang sa dulo ng panahon. Ang ibig sabihin, ang lahat ng mga mamayang Pilipino at ang lahat ng susunod pa sa kanilang saling lahi hanggang sa dulo ng panahon. Bilang pagkapatuloy na ang Allah ay nagtataglay ng mukha na punong-puno ng kadakilaan at kamaharlikahan, ang Allah ay nagtataglay ng mga ganitong katangian, subalit hindi ito katangian, subalit hindi ito kahalintulad ng alinman sa kanyang mga nilika. Batay sa sinabi ng Propeta Muhammad SAW na naitala sa Sahih al-Muslim o sa Sahih Muslim, katotohanan ang Allah ay hindi natutulog. Bakit hindi siya natutulog? Sapagkat hindi angkop sa kanya ang matulog, sapagkat ang natutulog lamang ay iyong mga may kakulangan na katulad ng kanyang mga nilikha. Merong harang naliwanag ang kanyang mukha.
At dahil sa kaningningan ng liwanag na ito, ito ay parang nagiging apoy, subalit hindi naman. Kapag inalis mo ang harang na liwanag sa kanyang mukha, may panibagong liwanag ang kanyang mukha na susunugin ang lahat ng bagay na abutin ito. Kung ang liwanag ng mukha ng Allah ay nakasusunog, ang ibig sabihin walang sinuman ang maaaring makakita sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa daigdig. Kung sino man ang ating nakakita bilang paggalang at pagtutuwid, kailanman ay hindi ito maaaring magiging Diyos na tagapaglikha. Sapagkat ang katangian ng Allah ay nililinaw na siya ay hindi katulad, na siya ay hindi katulad ng alinman sa kanyang mga nilikha. Kaya ito yung isa sa kanyang katangian. Ang liwanag pa lamang ng mukha ng Allah ay nakasusunog pa, paano pa kaya kapag sinabi ng tao na nakita nila ang mukha ng Allah? Itong paniniwala ng mga Muslim na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makita rin nating nakasulat sa Exodus 33 na ang talata ay 20 ng Biblia. Ganon din ang pinag-uusapan tungkol sa mukha ng Diyos. At sinabi ng Diyos, kailanman ay hindi mo maaring makita ang aking mukha. Kailanman ay hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat walang sinumang tao ang nakakita at nabuhay. Maunawaan lamang natin ng lubusan ang binanggit na ito sa lumang tipan kapag napag-aralan natin o napag-alaman natin ang kapaliwanagan hinggil dito sa paniniwala o pananampalataya ng Islam. Sa kabanatang ito na ang bilang ay 38 na ang mga talata ay 75 hanggang 78, sinabi ng Allah kay Iblis, ano ang nagpigil sa iyo na magpatira pa sa kanya na pinarangalan ko at nilikha ko siya sa pamagitan ng aking dalawang kamay? Kaya dito ipinapakita na ang Allah ay merong dalawang kamay, subalit ang kanyang kamay ay hindi kahalintulad ng alinman sa kanyang mga nilikha. At hindi natin pwedeng alisin ang katangian ng Allah bilang nagtataglay ng kamay at sasabihin nating ito ay sumisimbolo sa lakas o kapangyarihan. Sapagkat ganun ang sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran bilang kanyang katangian. Kaya sabi ng Allah, nagmataas ka ba kay Adam o ikaw ay kabilang sa mga mapagmataas sa iyong Rab na tagapaglikha? Nasa talatang ito ang katibayan hinggil sa katangian ng Allah na dalawang kamay ayon sa pagtatangi na angkop lamang sa kanyang kadakilaan. Hindi tayo pwedeng magbigay ng interpretasyon o pakahulugan batay sa ating nag-iisip lamang na wala tayong katibayan mula sa ating katuruan o pananampalataya. Sinabi ni Iblis bilang pagsalungat sa Allah na kanyang Rab na tagapaglikha, hindi ako nagpatira pa sa kanya dahil ako, hindi ako nagpatira pa sa kanya. Dahil ako ay masigit na mabuti kaysa sa kanya, dahil sa nilikha mo ko mula sa apoy at siya ay nilikha mo mula sa alikabok o mula sa alabok. Ang pag-aakala niya, ang apoy ay mas mabuti kaysa alikabok, batay ito sa kanyang pananaw. Sinabi ng Allah sa makatuwid sa kanya, umalis ka sa aljanna, umalis ka sa hardin dahil ikaw ay isinumpa. Na'udhu billahi minash shaitani rajim. Hinihingi ko ang kalinga, ibig sabihin ng Allah, laban sa isinumpang Satanas. Kaya humihingi ako para sa lahat ng sangkatauhan laban sa isinumpang Satanas. At ikaw ay inilayo at katiyakan para sa iyo ang pagtataboy at patuloy na paglalayo mula sa awa ng Allah hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Ito ang dahilan kung bakit isinumpa si Satanas dahil sa kanyang pagsuway sa Allah. Na kung kaya, bilang ganti, siya ay sumumpa sa pangalan ng Allah na ililigaw niya ang lahat ng anak ni Adam, gagawin niya ang lahat ng kaparaanan. Kaya mag-ingat tayo sa isinumpang Satanas na ito, na'udhu billahi minash shaitani rajim. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن
تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Ang talatang ito na matatagpuan natin sa 143 na ang kabanata ay ikapito, ipinapakita na ang Allah ay hindi maaring makita rito sa daigdig. Ang senaryong ito ay sa pagitan ni Musa alayhis salam, yung tinatawag nilang Moses, hiniling niya na makita niya ang Allah. Alam naman natin na sa kabilang buhay ay ipapakita ng Allah ang kanyang sarili sa mga mananampalataya sapagkat iba na ang katangian o nature ng mga taong papasok sa paraiso mula sa angkan ni Adam sapagkat ang kanilang tangkad ay 60 arm length. Pero dito sa daigdig, sinabi ni Musa, O Allah na aking tagapaglikha, ipakita mo sa akin ang iyong sarili nang sa ganun ay mapagmasdang kita. Sinabi sa kanya ng Allah, hindi mo ako makikita, kung nais mo akong makita ay pagmasdan mo ang bundok kapag ito'y nanatili sa kinilalagyan nito ay makikita mo mismo ang aking sarili. Subalit nung ipinakita ng Allah ang bahagi ng pagiging mismo, ang pagiging dat o mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumuho ang bundok at nadurog at ito ay naging alikabok at nawalan ng ulirat si Musa alayhis salam. Siya yung isa sa pinakadakilang sugo ng Allah, one of the mightiest messenger of Allah. Sino pa yung mga ibang tao na nag-angkin, na gayong wala silang karapatan na nakita nila ang Allah subhanahu wa ta'ala? Napakataas na ng antas ni Musa alayhis salam, subalit hindi pa ito ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung si Musa ay nagkamalay, sinabi niya, luwalhati sa iyo. Ibinabaling ko sa iyo ang aking sarili ng may pagsisisi at ako ang kauna-unahan sa mga yaong mga mananampalataya. Kaya dito makikita natin, walang sino man ang maaring makakita sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa daigdig. Ang nakita nila ay ang mga nilikha o di kaya ang mga kagalang-galang na mga dakilang sugo o propeta ng Allah. Ito'y mapapatunayan din natin bilang pagkapatibay. Halimbawa sa Juan 5:37, mismo si Jesus ang nagsabi, ang Ama sa kanyang sarili. Ang Ama ay tumutukoy sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha, na siya ang nagsugo sa akin at siya ang tumitistigo hinggil sa akin. Sabi nga niya bilang pagkapatuloy, kailanman ay hindi mo narinig ang kanyang tinig, sa lahat ng pagkakataon, kailanman ay hindi mo nakita ang kanyang anyo. Kaya itong mga ganitong paniniwala na nawala na sa katuruan sa labas ng Islam ay muling nililinaw at ibinabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang dahilan ng pagkakapadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ibalik ang lahat ng turo ng lahat ng mga propeta sa angkop nitong kaanyuan pagkatapos nitong mabago ng mga kaaway ng mga propeta at sugo. Kaya ito'y bilang pagkapatibay lamang na ang Quran ay nagsisilbing muhaiminan ang testigo sa pinakamataas na antas hinggil sa mga naunang mga kasulatan na naglaho na at mga nangawala. Matatagpuan pa rin natin sa banal na Quran yung sinasabing Laysa kamitlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Inuna ng Allah yung kahulugan sa wikang Pilipino, walang maiyahantulad sa kanya. Sapagkat wala naman talagang kahalintulad ang Allah. Pagkatapos, siya ay as-sami'. Ibig sabihin, ang ganap na nakaririnig na al-bashir. Ang ganap na nakakakita. Ang lahat ng kanyang mga nilikha ay nakakarinig. Subalit ang pangdinig ng Allah, naririnig niya ang lahat ng kanyang mga nilikha ng sabay-sabay. Lahat ng tinig, lahat ng ingay ay naririnig ng walang kahirap-hirap nang sabay-sabay nang hindi siya nangangailangan ng kahit na sino paman. At ganun din, siya yung ganap na nakakakita. Nakakita niya ang lahat ng kanyang mga nilikha, ang lahat ng daigdig
daigdig ng mga tao, ng mga engkanto, ng mga anghel, ng mga kulisap, ng mga hayop, ng mga isda, ng mga kalawakan, lahat ng mga daigdig na kanyang mga nilikha ay naririnig niya at nakikita niya ng sabay-sabay ng walang kahirap-hirap at walang kapaguran. Ganun ang katangian ng Allah. Walang maiyahan tulad sa kanya, hindi siya katulad ng alinman sa kanyang mga nilikha. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. May mga nagsasabi, hindi ba ang Diyos kaya niyang gawin ang anuman na kanyang nais? Oo. Subalit hindi tayo maaring magtangi sa kanya ng mga bagay na hindi angkop sa kanyang kamaharlikaan. Pag sinabi natin halimbawa na ang Diyos ay naroon sa lahat ng lugar, nandun ba siya sa mga maruming bagay na tulad ng mga basurahan, na tulad halimbawa ng mga palikuran, na tulad halimbawa ng tinatawag ng mga embornal? Pwede ba nating sabihin na ang Diyos ay pwedeng maging ganito bilang ibinababa natin ang kanyang kamaharlikan? Ito po ay ipaliliwanag natin pagkatapos ng ilang paalaala mula sa Mensahe TV, nang sa ganoon ay maunawaan natin kung ano ang katangian ng Allah, nang sa ganoon ay hindi tayo maglagay ng katambal sa pagsamba sa kanya o hindi tayo sumamba ng iba bukod sa kanya. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at iminumungkahi ko na palagi po kayong manood sa lahat ng mga programa ng Mensahe TV, sapagkat meron po kayong mapupulutan ng aral sa lahat ng mga ipapanood dito. Ang inyo pong tagapagsalita, Muhammad Uy Matulin Rodriguez. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kapag napag-uusapan ang relihiyon, ay napag-uusapan din ang pagsamba at ang mga gawaing may kinalaman sa pagsamba. Subalit ano ba ang kahulugan ng pagsamba sa Islam? Sinasabi ng mga scholar, Al-ibada ismun jami'in likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batina. Na ang pagsamba, ito ay ang pangkalahatang salita na sumasaklaw sa lahat ng bagay, gawain, pananalita na minamahal at nagugustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga gawain man na ito o pananalita ay hayag o hindi nakikita. Ang nangangahulugan sa binigay na ito na kahulugan ng mga scholar sa kung ano ang pagsamba ay hindi isang gawain na iniimbento ng tao. Hindi tayo maaaring mag-imbento ng sarili nating paraan ng pagsamba. Katulad ng halimbawa ay mayroong pastor o pare o pinunong panreliyon na makakaisip na sasambahin niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pamamaraan na hindi naman isinabatas ng mga propeta. Sa pamamagitan halimbawa ng mga pagkanta o pagsayaw, ito ay pawang mga pagsamba na hindi katanggap-tanggap sa Islam bilang relihiyon ng mga propeta. Gayun din dahil ang mga pagsamba ay mga bagay-bagay o mga gawain at pananalita na minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroon lamang ilang uri ng gawaing pagsamba na maaari nating gawin. At katotohanan nito sa Islam, lahat ng uri ng pagsamba ay pinagbabawal, liban na lamang sa pagsamba na mayroong batayan mula sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liban pa rito ay pinagbabawal ang anumang pagsasagawa ng mga pagsamba na walang pagsasabatas. Gayun din ay hindi mo maaaring gagawin ang mga pagsamba sa kakaibang pamamaraan. Bagaman ang pagsamba na ito ay mayroong batayan mula sa Quran at sa Sunnah, halimbawa nito ay ang sala o ang pagdarasal, subalit gagawin mo ito sa ibang pamamaraan, ito ay hindi rin marapat na gagawin ng isang Muslim bilang isang kasapi ng relihiyon na ito. Kaya makikita natin sa
malawak at malalim na pagpapakahulugan ng mga eksperto o dalubhasa sa relihiyong ito ang Islam. Sa kung ano ang kahulugan ng pagsamba sa relihiyon na ito ay makikita natin ang ibayong pagpapahalaga na mapanatili ang diwa ng relihiyon ng mga propeta mula sa kanilang kapanahunan hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya para sa napakaraming mga tao, kakaiba na tingnan ang Islam. Hindi ito katulad kung paanong tinitingnan ang iba pang mga relihiyon tulad ng Kristiyanismo o Judaismo na pawag nakikisabay sa takbo ng panahon. Ang Islam ay nanatili na nagpapakatatag at naninindigan sa mga paniniwala at mga gawaing pagsamba na isinabatas ng mga propeta. Kaya samahan ninyo kami na pag-aralan ang relihiyon ng mga propeta, ang relihiyon ng katotohanan, ang Islam sa pamamagitan ng pagtutok sa iba pang mga programa ng channel na ito, ang Mensahe TV. Hinihingi ko ang kalinga ng nag-iisang tagapaglikha laban sa isinumpang Satanas. Sinisimulan ko ang aking panayam sa pangalan ng Allah ang pinakamahabagin, ang ganap na mapagmahal at pinakamawain. Ang lahat ng papura ay bukod tangi na para lamang sa Kanya. Ang pagkapala ay para sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan at ang lahat ng naniwala sa kanila bilang pagkapatuloy, ang habag, kapayapaan, biyaya at kagandahang loob ng Allah ay sumaating lahat, gayon din asalamu ala manittabi al-huda, kapayapaan para sa mga iyong tunay na sumusunod sa tamang landas. Ipagpapatuloy po natin ang paksa hinggil sa ang kadalisayan ng nag-iisang tagapaglikha o ang kadalisayan ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Isa sa katangian ng Allah ay ang tinatawag na As-Salam. Ang ibig sabihin ng As-Salam, ang ligtas sa lahat ng kapintasan, ang ligtas sa lahat ng kakulangan o ang ligtas sa lahat ng pangangailangan na ikasasanhi ng pagkabawas o pagkababa ng kanyang mga ganap na katangian at mga pagkilos. Ito'y matatagpuan natin sa Suratul Hashr na ang kabanata ay 79 at ang talata ay 23. Hindi tayo pwedeng magtangi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga katangian na hindi angkop sa kanyang kamaharlikaan at kadakilaan, nang hindi angkop sa kanyang pagiging mismo o sa kanyang pagiging sadat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng limbawa, ang Propeta Muhammad ay nagsabi, ang Allah walang pag-aalinlangan ay hindi natutulog. Bakit? Sapagat hindi angkop sa kanyang kadakilaan ang matulog. Hindi rin natin pwedeng sabihin na ang Allah ay naging katulad ng nilikha o siya ay nagkatawang tao. Kasi tignan nyo, halimbawa bilang paghahambing, kung gagamitin natin ang ating lohika, ito ay isang cellphone na ginawa ng isang magaling na enhinyero. At ang cellphone na ito ay nagkaroon halimbawa ng kasarian. Sa ating katalinuhan, kinakailangan ba na yung enhinyero na gumawa ng cellphone para magawa niya ang kasiraan ng cellphone na ito, kinakailangan bang magsa-cellphone siya? Kinakailangan bang maging cellphone siya para magawa niya ang kasiraan ng cellphone? O kahit na nananatili siya sa kanyang pagiging isang enhinyero ay magagawa niya ang kasiraan ng cellphone na ito? Mano pa kaya ang nag-iisang tagapaglikha na walang kahalintulad? Kahit na nananatili siya sa kanyang pagiging kadakilaan, sa kanyang pagiging ganap, na walang kakulangan, na walang kapintasan, naligtas sa anumang mga pangangailangan, ay magagawa niya ang lahat ng bagay na kanyang nais. Ito ay bilang paglapastangan sa kadakilaan ng Allah. Pwede bang halimbawa mang-rape ang Diyos?
pwede bang ang Diyos ay maging tulad ng isang maruming tubig sa imbornal? Pwede ba ang Diyos na maging bato o maging isang ahayop? Ito yung mga paglapastangan na ang sinumang may ganitong paniniwala o panuntunan, kinakailangan ay manumbalik siya, magbalik loob siya sa nag-iisang tagapaglikha at humingi siya ng kapatawaran sapagkat ito ay itinuturing na walang kapatawaran na kasalanan at magiging hantungan nito ay impyernong apoy magpakailanman. Makikita natin halimbawa sa Hosea, yung Hoseas 11:9, sinabi rito ng Diyos sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Kaya ang nag-iisang tagapaglikha ay hindi siya maaring maging creation. Siya yung creator at ang creator kinakailangan ay hindi natin pwedeng sabihin na siya rin ay isang nilikha. Dapat ay kaya nating ihiwalay ang katangian ng creator sa creature o sa tinatawag na creation. Or else, magkakamali tayo, masasamba natin pati yung mga nilikha na gayong sila'y mga itinuturing na mga dakilang sugo ng Allah. Gayun din, makikita din natin ito bilang pagpapatunay sa kung ano yung sinabi ng Allah sa Banal na Quran tulad halimbawa sa mga bilang 23:19 na kung saan sinabi sa English, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling at hindi rin siya anak ng tao na magsisisi. Bagamat tignan natin ang contradiction sa Genesis 6:6 o tinatawag nating Genesis 6:6, ang Diyos ay nagsisi sa pagkakalikha niya sa tao sa daigdig at siya ay nagdalamhati sa kanyang puso. Paano ito mangyayari? Gayong hindi pa nililikha ng Allah ang lahat ay itinalaga niya na at nakasulat na ang lahat ng bagay. Kaya ito'y bilang pagpapalinaw lamang sa kagandahang loob ng Allah, ibinalik niya ang tunay na mga impormasyon na kakailanganin natin nang sa ganun ay hindi tayo maaring, nang sa ganun ay hindi tayo magkamali ng pagsamba. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Ang Allah ay badi', badi'u samawati wal ardi wa idha kada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ang Allah ang nagpanimula ng lahat ng bagay. Siya ang nagpanimula ng mga kalangitan at kalupaan kapag siya'y nagtakda ng isang bagay. Sinasabi niya lamang dito sa pamagitan ng pag-aatas na kun fayakun, mangyari at ito ay kaagad na mangyayari. Kung ang lahat ng bagay ay nagmula sa Allah, ang mga engkanto, gayon din ang mga anghel. Ang mga anghel simula nung nilikha, hindi namatay, hindi kumain, hindi natulog, hindi uminom, walang kasarian, hindi nabago ang kaanyuan, hindi nagkamali, hindi nagkasala. Nagmula rin sa Allah ang lahat ng mga tao, maging ang mga dakilang mga propeta na sina Jesus, sina Moses, sina Adam, sina Abraham. Sabihin mo kung sino pa ang mga dakilang propetang ito. Gayun din ang mga insekto, ang mga hayop, ang mga halaman, ang mga hisda, ang mga kalawakan, paraiso, impyerno, apoy. Gayun din ang mga kalupaan. Lahat ay nagmula sa Allah. Kung ang lahat ay nagmula sa Allah, ang tawag ba sa ating lahat ay mga Diyos o mga anak ng Diyos? Bakit isa lang ang naging Diyos sa atin? Bakit isa lang ang naging anak ng Diyos sa atin? Gayong lahat tayo sa simula't simula pa lamang ay nagmula sa Allah. Paano siya magkakaroon ng anak? Wala naman siyang kakulangan. Ang mga may kakulangan lamang ay ang kanyang mga nilikha na tulad ng mga tao, gayon din ang mga hayop. Kapag sinabi niya, mangyari, ito ay kaagad na mangyayari nang hindi siya mangangailangan ng kahit na ano paman. Ang mga pagtatalik ay katangian lamang ng mga nilikha. Kung nagmula tayo sa Allah, ang tawag sa atin ay mga nilikha at iba't iba ang pamamaraan ng pagkakalikha sa atin. Merong nilikha sa pamagitan ng isang babaeng berhen. Merong nilikha na isang mama kaagad na tulad ni Adam, na wala siyang lalaki at wala siyang babaeng pinagmulan. At si Jesus naman ay galing sa isang babaeng berhen na nanatili sa sinapupunan, lumabas sa isang batang sanggol at unti-unting lumaki. Subalit si Adam, wala siyang pinagmulang ama at ina. At para magkaroon siya ng buhay, inihinga mismo ang Espiritu ng Diyos sa kanya. At gayunpaman, galing tayong lahat kay Adam na kung kaya mayroon tayong nagtataglay tayo ng Espiritu ng Diyos. At mula kay Adam, hinugot ng tadyang, linam na naging isang babae kaagad. Si Eva ay galing sa lalaki, si Jesus ay galing sa babae, si Adan ay walang babae at walang lalaking pinagmulan upang magkaroon siya ng buhay, inihinga pa ang Espiritu ng Diyos mismo,
ng Diyos mismo sa kanya. Kaya nagtataglay siya ng Espiritu ng Diyos. Ganun din ang lahat ng mga anak ni Adam na nagmula sa kanya. Ang lahat ng ito ay mga nilikha ng Allah. Tayong lahat ay mga nilikha ng Allah. Ang dapat nating sambahin kung sino ang lumikha sa atin. Ginawa ng Allah ang ganitong pamamaraan ng paglikha upang ipakita ang kanyang kakayahan na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay nang sa ganon, ang tao siya lamang ang dalisay at bukod tanging sambahin at hindi maglagay ng katambal sa pagsamba sa kanya. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pagtuunan natin ang sinabi ng Allah, yung inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sapagkat ipapakita rin ng kapaliwanagang ito na ito'y tumutukoy, walang pag-aalinlangan, sa Allah tayo nagmula. Siya yung pinanggalingan natin, siya yung nagmamay-ari sa atin, at siya yung lumikha sa atin. At walang pagkaalinlangan, babalik din tayo sa kanya sapagkat itong ating buhay ay hiram lamang at ibabalik natin sa nagmamay-ari nito. Bilang paghuhukom upang panagutan kung paano natin ginamit ang ating kaisipan, ang ating lakas, ang ating salapi, ang ating kaalaman, ang ating mga kayamanan. Kapag sinabi natin sa Allah tayo nagmula at sa Kanya tayo magbabalik, hindi nangangahulugan na kapag babalik tayo sa Kanya ay magiging Diyos din tayong lahat. Magiging Diyos din tayong lahat sa kabilang buhay. Yun ang pananaw sa labas ng Islam ng mga ibang sekta, ng mga iba't ibang relihiyon, na kapag namatay sila at nasa kalangitan na raw sila, ay magiging mga Diyos sila. Hindi ganon ang tunay na kahulugan ng inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, katotohanan sa Allah tayo nagmula, katotohanan sa Allah tayo nagmula, siya ang nagpanimula ng lahat ng bagay, siya ang nagmamay-ari sa atin, at siya ang lumikha sa atin, at katotohanan sa kanya tayo magbabalik para sa paghahatol at para sa paghuhukom. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Walang anak ang Allah. Ang Allah ay hindi nagkaroon ng anak. Na walang sinumang Diyos na karapat dapat sambahin bukod sa Kanya. Kung maraming Diyos, ang bawat isang Diyos ay kukunin ang kanyang nilikha. Na kung kaya magkakaroon ng labanan, nakatulad ng paglalabanan ng mga tao rito sa ibabaw ng kalupaan. Subhanallah, luwalhati sa Allah, nakataas-taasan hinggil sa mga itinatangi sa Kanya. Siya yung ganap na nakababatid ng lahat ng mga bagay na nakikita, gayon din ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita. Luwalhati sa Allah, ang kataas-taasan hinggil sa mga itinatambal sa Kanya na wala namang karapatan at wala namang anumang lakas. Subhanallah. Kaya ito'y makikita natin sa Kabanata 23 na ang mga talata ay 71 hanggang 72. Ang Propeta Muhammad SAW ay sinabi sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang anak ni Adam ay tinanggihan ako at wala siyang karapatan hinggil dito. At ininsulto niya ako na sinasabi niya na ako ay nagkaroon ng anak. Wala siyang karapatan hinggil dito sa pangiinsulto niya sa akin. Hinggil sa kanyang pagtanggi, hinggil sa pagtanggi niya sa akin, inaangkin niya na hindi ko siya kayang ibalik muli sa araw ng muling pagkabuhay. At doon sa pangiinsulto niya sa akin, inaangkin niya na ako ay nagkaroon ng anak. Papuri at luwalhati sa akin, ako ay hindi angkop sa aking kamaharlikaan na ako ay magkaroon ng asawa o di kaya ay ng anak. Kaya ito yung sinasabi ng Allah na yung ginawang pang-insulto ng mga anak ni Adam sa kanya at yung ginawang pagtanggi ng mga anak ni Adam. Magbabalik po tayong muli at ipagpapatuloy natin ang paksang ating tinatalakay
Naway naging malinaw po sa inyo ang lahat ng mga bagay. Naway gabay para sa Allah. Gabay mula sa Allah para sa ating lahat. Amin. Ang inyo pong tagapagsalita, Muhammad Uy Matulin Rodriguez. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu Allah ilaha ila antu astagfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ang Islam ay hindi relihiyon na ipinangalan sa tao, katulad ng Kristyanismo na ipinangalan kay Hesukristo. Hindi rin ito pinangalan mula sa tribo, katulad ng Judaismo na ipinangalan sa tribo ng Judea. Hindi rin ito relihiyon na ipinangalan sa isang lugar, katulad ng Hinduismo na ipinangalan mula sa ilog ng Indus. Pagkos ang Islam, ang pangalan nito ay pinili mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kahulugan ng salitang ito ay kumakatawan sa konsepto ng pagsuko, pagtalima at pagsunod sa nag-iisang tagapaglikha kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salitang Islam ay nagmula unang-una sa salitang aslama na nangangahulugan na pagsuko at salam na nangangahulugang kapayapaan. Nang isang Muslim, siya ay sumusuko sa kanyang tagapaglikha sa pamamagitan ng sa pagsamba lamang sa kanya na walang katambal. At sa pamamagitan nito, siya ay nakakakita ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kaligayahan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sinasabi ng mga scholar, al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-bara'atu minashirki wa ahli. Ang Islam ay ang pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bisa ng kanyang kaisahan, sa kanyang pagiging Panginoon, sa kanyang pagiging Diyos, at sa kanyang mga pangalan at katangian na wala siyang katambal dito. Ngayon din, ang pagtalima sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos at ang kawalan ng kinalaman sa shirk o sa pagsamba sa iba pang Diyos, liban sa kanya na sinasamba ng mga tao, at ang kawalan din ng kinalaman sa mga sumasamba sa iba pang Diyos liban sa kanya. At ito ang kahulugan ng Islam. Ito ang relihiyon na sinusunod ng mga Muslim. Relihiyon na siyang relihiyon ng mga propeta, ang relihiyon ng katotohanan. Kaya ipagpatuloy po ninyo, inshallah, ang pagsubaybay sa mga programa ng channel na ito, ang Mensahe TV, at patuloy kayo na magkamit ng kapakinabangan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang anak ni Adam ay tinanggihan ako at wala siyang karapatan hinggil dito. At siya rin ay ininsulto niya ako. At gayon din, wala din siyang karapatan hinggil dito. Hinggil sa pagtanggi niya sa akin na inaangkin niya sa kanyang sarili, na hindi ko siya kayang ibalik muli sa orihinal niyang kaanyuan. Pagkatapos niyang mamatay o maagnas sa araw ng muling pagkabuhay, at hinggil naman sa pag-insulto niya sa akin, inaangkin niya sa kanyang sarili na ako ay merong anak, gayong luwalhati sa akin at kapuri-puri. Ang lahat ng papuri ay bukod-tangi at karapat-dapat lamang sa akin, hindi angkop sa aking kamaharlikaan na ako ay magkaroon ng asawa o di kaya ng anak. Kaya dito malalaman natin, hindi tayo maaring magturing sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga katangiang hindi angkop sa kanyang kamaharlikaan. Sapagkat ang Allah ay ligtas sa anumang kakulangan, ligtas sa anumang kapintasan, at ligtas sa anumang pangailangan. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil mursalin, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Allahumma ahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan, habag, kagandahang loob at biyaya ng Allah ay sumating ating lahat. Wa assalamu ala manittabi al-huda at kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Narito po tayong muli upang ipagpatuloy natin ang paksa hinggil sa kadalisayan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang karagdagang pagkapaliwanag, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an na makikita natin sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, batay sa pagkakasalin o kamakala Rasul, ang Allah ay nilikha niya si Adam sa pamagitan ng kanyang anyo at si Adam ay nagtataglay ng 60 cubits na tangkad. Ibig sabihin, yung anim na ganito yung tinatawag na 60 cubits nung siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng mga anak ni Adam, of course bilang sa isang sanaysay din na mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng mga anak ni Adam na papasok sa paraiso ay kasing tangkad ni Adam alayhis salam, na ang kanyang tangkad ay tinatawag na 60 cubits o tinatawag na 60 arm length. Ang nais ipaliwanag dito, nilikha ng Allah si Adam sa pamagitan ng anyo ng Allah, o nilikha ng Allah ang mga tao batay sa anyo ni Adam. Kung ito ang kahulugan nito, ay wala tayong problema. Subalit kung ang tinutukoy dito ay nilikha ng Allah si Adam sa pamagitan ng anyo ni Adam, ito yung kinakailangan ng pagkapaliwanag. Ang paliwanag dito ng ilan sa mga scholar batay sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, isa sa paliwanag ng isa sa scholar ng Islam, nung inihinga ng Allah ang espiritu kay Adam, si Adam ay nagtaglay ng tinatawag na kapangyarihan, ng tinatawag na wisdom o karunungan, ng tinatawag na knowledge o kaalaman, at gayon din ang tinatawag na willingness. Ito yung tinaglay na katangian ni Adam at gayon din na tinaglay ng lahat ng mga anak na nagmula kay Adam. Kung ang Allah ay nagtataglay ng walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang kaalaman at walang hanggang karunungan, at ang tinatawag na willingness na kung anuman ang ninais ng Allah, walang sino man ang makapipigil sa kanya, ito ay walang hanggang limitasyon sa pagiging katangian ng Allah at batay lamang sa kanyang kamaharlikan at kadakilaan. Subalit ang tinaglay ng tao na inihinga sa katauhan ni Adam, ang tinatawag na pangsamantala at limitadong kapangyarihan ng tao, ang kanyang kakayahan hinggil dito, ang kaalaman na ipinagkaloob sa kanya, ang tinatawag na karunungan, at maging ang tinatawag na willingness o kakayahang pumili kung anuman ang kanyang nais. Ito ang ibig ipakahulugan ng tinatawag na imahe na hindi mismo kahalintulad ng Allah ang kanyang mga nilikha. Kung patungkol sa mga katangian ng Allah, na ang Allah ay merong mukha, ang Allah ay merong kamay, ito ay batay lamang sa kanyang kamaharlikaan na hindi natin pwedeng bigyan ito ng pakahulugan na katulad ng mga katangian ng kanyang mga nilikha. Ito'y batay lamang sa kanyang kamaharlikaan at kadakilaan na walang paghambing at walang paghahalintulad. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ It is you we worship and you we ask for help. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumamit ng pangalang panghalip. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumamit ng panghalip na pangmaramihan sa banal na Quran. Tulad halimbawa, batay sa pagkakasalin, walang pag-aalinlangan, nilikha namin ang lahat ng bagay batay sa angkop na kaayusan. Ito yung matatagpuan natin sa kabanata ng banal na Quran, 54 na ang talata ay 49. Sa banal na Quran, ginamit din ng Allah yung tinatawag na Iyaka na abudu wa Iyaka nasta'in, ikaw lamang ang aming
sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihinga ng tulong. O wama kalaktul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang jin at ang tao maliban sa ako'y nararapat lamang nila na sambahin. Sa banal na Quran, kapag patungkol sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ang paghingi ng tulong sapagkat ito'y bukod-tangi na para lamang sa Kanya, sa pagsamba, bukod-tangi na karapatan lamang ng Allah ang pagiging sinasamba, ginagamit ng Allah ang tinatawag na pang-isahan. Subalit, kung patungkol sa kamaharlikhaan at kadakilaan na tulad ng matatagpuan natin sa iba't ibang kabanata ng banal na Quran para ipakita ang kanyang kamaharlikhaan, ang Allah ay nag-iisa lamang at siya ay nagsasalita sa kamaharlikhaan na pamamahayag. Sabagat sa simetikong lingwahe, ang simetikong lingwahe na ito yung matatandang wika ng mga propeta na tulad ng wika ni Adam at ni Propeta Muhammad, ito ay wikang Arabic. At ang wika ni Propeta Abraham at ni Jesus ay tinatawag na Aramaic. At ang wikang ginamit ni Moses o ang ipinahayag sa kanya ay wikang Hebreo. Sa Semitikong lingwahe ng mga nabanggit na pinanggalingang ugat ng Semitiko, merong tinatawag na panghalip na pangmaramihan ng paggalang. Ito ay ginagamit ng Allah yung tinatawag na nahna o nahnu, kami, amin, o tinatawag na namin, kami ang lumikha, nilikha namin, aming nilikha, ang lahat ng bagay. Ito ay isang makamaharlikang pamamaraan ng pamamahayag ng Allah. Siya ay nag-iisa lamang, subalit siya ay nagsasalita sa ganitong kamaharlikahan na pahayag. Maging sa wikang Pilipino, bilang paggalang natin sa mga nakatatanda sa atin, ginagamit din natin ang tinatawag na paggalang. Tulad halimbawa, mayroong isang taong nagtanong, sasabihin natin, ano po, halimbawa mayroong lumapit sa atin, sasabihin natin, ano po ang maipaglilingkod namin sa kanila? Ano po ang kailangan nila? Ano po ang kailangan ninyo, itay o inay, bilang paggalang? Subalit ang kausap natin ay nag-iisa lamang. Maging sa wikang English, ang Queen halimbawa, ng Britain, nagsasalita siya sa pamagitan ng makaharing pamamahayag at ginagamit niya yung salitang we. Kaya dito, hindi dapat natin mabigyan ng maling pakahulugan ng Allah ay may kasama o di kaya siya ay hindi nag-iisa lamang, siya ay tatlo sa isang persona. Hindi. Nakipag-usap siya ng marangal na pakikipag-usap sa mga anghel sa banal na Quran, subalit kapag siya ay nakikipag-usap at ipinapakita niya ang kanyang kamaharlikaan at kadakilaan, ginagamit niya ang nahna o nahnu, yung salitang kami, amin, namin, bilang kamaharlikahan na pamamahayag. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Sa ikasyam na kabanata ng banal na Quran na ang talata ay 31, batay sa pagkakasalin, sila na mga Hudyo at mga Kristiyano ay itinuring nila ang kanilang mga rabbay, ganun din ang kanilang mga monks, ang kanilang mga pinuno sa pangrelihiyon na tulad ng mga preacher at mga pare at mga reverend, itinuring nila bilang Diyos na sinasamba bukod sa Allah. Gayun din, itinuring din nila ang Messiah, ibig sabihin ang Jesus Kristo na anak ni Maria, samantalang sila ay inutusan ng Allah na wala silang sasambahin kundi ang nag-iisang ila. Inutusan sila ng Allah na wala silang sasambahin kundi ang nag-iisang ila, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagat walang sinuman ang karapat dapat sambahin kundi siya lamang. Luwalhati at papuri sa kanya ang kataas-taasan mula sa pagkakaroon ng mga katambal na kanilang iniyahanay sa pagsamba sa kanya.
Nung ito ay inihayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Adi ibn Hatim ay dating isa sa mga scholar ng Islam. Nung ipinahayag ito at narinig niya, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi naman talaga sinasamba ng mga Kristiyano ang mga pari. At tumugon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo na hindi nila sinasamba ang mga ito, subalit kapag sila ay nag-utos ng isang bagay na yung ipinag-utos nila ay ipinahintulot nila, gayong ito naman ay ipinagbawal at ito naman ay sinusunod ng mga Kristiyano. At kung anuman ang ipinag-utos ay ipinagbawal at ang ipinagbawal ay ipinag-utos, kapag ito dahil sa ito ay kanilang sinusunod, ang pagsunod sa kanila ay nangangahulugan ng pagsamba sa mga ito. Sapagkat walang pagsunod sa pagsuway sa Allah. Hindi tayo pwedeng sumunod sa mga yaong lumalabag sa kautusan ng Allah. Kaya ang sinumang sumunod sa mga paglabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsunod sa mga ito ay nangangahulugan ng pagsamba sa kanila. Tulad halimbawa, ang pag-aasawa ng parehong kasarian, ito ay karumal-dumal sa paningin ng Allah maging sa kanilang kasulatan. Ito yung pinakakasuklam-suklam na gawain. Gayun din sa loob ng banal na Quran. Kaya nga inulanan, itinaob muna ang lunsod ng Sodom at Gomor, at pagkatapos ay inulanan ng tinatawag na sulfur at inulanan ng mga bato mula sa kalangitan bilang kaparusahan sa kanila. Kaya ang pagsunod sa mga pinuno ng pangrelihiyon na hindi ayon sa tunay na katuruan ay nangangahulugan ng pagsamba sa kanila. Kung sasabihin nating ang mga larawan na halimbawa ay representation ng Diyos dito sa daigdig, ang nais naming bigyan ng linaw dito, ang mga representative o khalifa ng Allah ay ang mga propeta sa kanya-kanyang henerasyon. Sapagkat ang mga propetang ito, sila mismo ang magiging huwaran at sila mismo ang magsasapamuhay ng katuruan ng Allah. Hindi maaaring isapamuhay ng isang larawan, ng isang bato o di kaya ng isang kahoy kung ano man ang ipinag-utos ng Allah. Kaya ang representative ng Allah rito ay ang mga kagalang-galang ng mga propeta at sugo, at sa kanila natin makukuha ang tamang kaparaanan ng pamumuhay na itinakda ng Allah na angkop sa lahat ng larangan ng pamumuhay ng tao. Makikita rin natin dito sa Matthew 7:22-23 na ang paggamit ng tagapamagitan dito sa ibabaw ng kalupaan ay sukdulang kasamaan, itinuturing ding pagtatambal sa pagsamba sa Allah. Marami sa akin ang tatawag ng Panginoon, Panginoon sa araw na yaon. Hindi baga sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng mga propesiya, sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo, sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng mga kamanghamanghang kababalaghan. At kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin. Kayo, hindi ko kayo nangakikilala, kayong mga nagsipaggawa ng katampalasanan. So, itatanggi ni Jesus ang mga yaong gumagamit ng kanyang pangalan. Sino ba ang gumagamit ng Panginoon, Panginoon? Hindi ba ang mga yaong tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano? Ang ibig sabihin, ang mga propeta si Jesus sa kanyang kapanahunan, ang kanyang katuruan, ang susundin natin upang tayo ay makasamba ng tama sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Ang tagapamagitan o pagiging tagapamagitan ni Jesus at ang lahat ng mga propeta sa pamumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tinatawag na syafa'a, ito ay magaganap sa kabilang buhay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang hihiling sa Allah na isagawa ang dakilang syafa'a na hihilingin niya sa Allah bilang pamamagitan na maganap na o isagawa na ang tinatawag na araw ng paghuhukom, at ang lahat ng tao ay huhukuman ng Allah ng sabay-sabay at iisipin nilang sila lamang ang hukuman. Ang pangalawa pa na karagdagan ng syafa'a, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang lahat ng mga propeta ay mamamagitan upang kunin nila ang kanilang mga tagasunod na napunta sa impyernong apoy. Ang pangatlong syafa'a, kasama pa ang lahat ng mga propeta at kukunin pa nila kung sino yung matitira doon kasama ng mga syuhada at yung tinatawag na mga makadiyos, yung mga tapat,
yung tinatawag na mga dalisay, yung mga taong may takot sa Allah na mga very righteous at mga religious, bibigyan din sila ng Allah ng karapatan bilang upang mamagitan na kunin ang kanilang mga pamilya, ganun din ang mga propeta kung sino yung kanilang naging mga tagasunod na napunta sa impyerno ng apoy. Pero ang pamamagitan dito ay hindi maaari. Ang ibig sabihin, ang mga propeta, ang kanilang katuruan, ang magiging daan natin upang masamba natin ang Allah ng dalisay at tama, nang sa ganoon ay magmana tayo ng paraiso at impyernong apoy. Kahit na hindi natin sinasamba halimbawa si Jesus bilang Diyos at hindi natin itinuturing sa literal na kahulugan bilang anak ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin ang lahat ng aming mga gawa at ang lahat ng aming mga panalangin ay ipinapadaan namin kay Jesus bilang aming tagapagligtas. Hindi ganito ang katuruan ng lahat ng mga propeta, itinuturing itong sukdulang kasamaan, walang pagkakaiba kapag itinuring mo na ang Diyos ay merong anak o merong tatlong persona o ikaw ay nanalangin sa pamagitan ng mga rebulto o santo bilang tagapamagitan o ikaw ipinadaan mo ang iyong paghingi ng kasalanan sa pamagitan halimbawa ng mga pare kabilang ito sa sukdulang kasamaan o paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y bilang paglilinaw lamang po. Ang tinutukoy dito sa 25 kabanata na ang talata ay 43 hanggang 44, ito ay patungkol sa mga yaong sinusunod nila ang kanilang mga sarili, kagustuhan, ang mga pagnanasa. Ang sinumang sumusunod sa kanilang mga pagnanasa ay ipinapantay nila ang kanilang mga sarili sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Batay sa pagkakasalit, na pagmasdan mo ba o Muhammad na may pagkamangha, siya na itinuring niya ang kanyang sarili bilang ila, bilang Diyos na sinasamba dahil sa sinunod niya ang kanyang sariling kagustuhan na katulad ng pagsunod sa Allah. Na sa ganitong kaparaanan ay ipinantay niya ang kanyang sarili sa Allah. Kaya mo ba siyang pangalagaan hanggang sa maibalik mo siya sa tunay na paniniwala? O di kaya ay iniisip mo ba na karamihan sa kanila ay pinakikinggan ang mga talata ng Allah upang ito ay intindihin? O di kaya ay naiintindihan ba nila ang nilalaman nito? Sila ay walang katulad kundi mga hayop na wala silang pakinabang sa anuman na kanilang naririnig. O di kaya ay mas ligaw pa sila kaysa sa mga hayop. May mga tao kasi na palagi na lang nasusunod ang kanilang mga pagnanasa, na yung mga pagnanasa na iyon, yun ay salungat at laban sa kanilang pagkatao. Kaya nga ang pinakamahirap na kalaban ng tao ay ang mismong kanyang sarili. Subalit kapag ito ay nadaig niya, siya na ang isa sa pinakamaligayang tao sapagkat aalisin niya ang kanyang sarili sa pagsamba, sa pagnanasa o sa sariling kagustuhan. Ito naman ay matatagpuan sa 6 na kabanata, ang talata 116 ng banal na Quran. Batay sa pagkakasalin, kapag sinunod mo o Muhammad ang nakararami dito sa ibabaw ng kalupaan, ay ililigaw kanila ng pagkalayo-layo mula sa landas ng Allah. Wala silang sinusunod kundi pawang haka-haka lamang at wala silang sinasabi kundi at wala silang ginagawa kundi pawang kasinungalingan. Kaya hindi dapat natin sundin ang mga tao na lumampas sa hangganang itinakda ng Allah. Hindi natin dapat sambahin o hindi dapat natin sundin ang mga taong naghimagsik, nagmataas, tumanggi at lumampas sa hangganan ng Allah
sa hangganang itinakda ng Allah sapagkat maililigaw tayo ng pagkalayo-layo at tayo ay tatahak sa landas patungo sa tinatawag na kapahamakan, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sa isa pang talata, nililaw din ng Allah bilang karagdagan. Wala silang kaalaman hinggil dito, ang sinusunod lamang nila ay pawang haka-haka. At walang pag-alinlangan, ang haka-haka ay hindi maaring ipanghalili sa katotohanan. Ito'y matatagpuan natin sa 53 na kabanata na ang talata ay 28. Bilang pagpapatunay na hindi tayo pwedeng sumunod sa iba maliban sa kung ano ang ipinag-utos ng Allah sa mga propeta at ang pinakahuli kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita niyo kung paano ipinahayag ng Allah nang sa ganoon ay siya lamang ang masamba. Batay sa 2 kabanata ng Banal na Quran na ang mga talata ay 163 at 164, batay sa pagkakasalin ang inyong ila o kayong sangkatauhan. Ibig sabihin ng ila, yung inyong Diyos na sinasamba o kayong mga tao ay nag-iisang ila, ito ay ang Allah. Ang kanyang pagiging kaisahan sa kanyang sarili ayon sa kanyang kamaharlikaan at ayon sa kanyang kadakilaan. Gayun din sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga gawa at sa pagiging alipin ng lahat ng kanyang mga nilikha at ang pagsamba nila sa kanya. Walang sino man ang bukod-tangi na may karapatan at karapat dapat sambahin kundi siya lamang. Namumukod-tanging mahabagin sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa kanyang dat o sa kanyang pagiging mismo at gayon din sa kanyang mga gawa. Napakamawain at ganap na papagmahal at ganap na mapagmahal sa mga mananampalataya. So yun yung kaulugan ng La Ilaha Illallah, Mashallah. Katiyakan sa paglikha ng mga kalangitan at sa pag-aangat at sa pagkapalawak nito at sa kalupaan kasama ang mga bulubundukin nito, ang mga kapatagan, ang mga karagatan at sa mga pagbago at sa mga pagbabago-bago ng araw at gabi na ang mga ito'y humahaba at umiikli, dumidilim at lumiliwanag at ang pagsasalit-salitan ng mga ito at sa mga sasakyang pangdagat na naglalayag sa karagatan upang mahatid at madala ang mga pangangailangan ng tao at sa pagbababa ng Allah mula sa kalangitan ng tubig-ulan na pagkatapos ay nagbibigay buhay sa kalupaan at ginagawang luntian ang mga pananim at mga halamanan na siya namang nagpapaginhawa sa inyong mga paningin pagkatapos mabigyan ng buhay ang kalupaan sa pagiging tuyot nito. Ang pagpapakalat ng Allah sa lahat ng mga uri ng mga gumagapang na mga buhay na bagay sa kalupaan at ang pagbibigay niya ng biyaya sa inyo sa pamagitan ng kanyang pangangasiwa sa mga hangin kung saan ito pipihit o tutungo na dako at sa mga ulap na gumagalaw sa pagitan ng kalangitan at kalupaan. Katiyakan ang mga bagay na ito ay malalaking palatandaan ng kaisahan ng Allah. Mga masasaganang biyaya at kagandahang loob
para sa mga taong may pangunawa at nakaiintindi ng anumang katibayan hinggil sa kaisahan ng Allah na siya lamang ang bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin. Subhana, ang lahat ng mga bagay na ay nabanggit ay katibayan ng pagiging bukod-tangi na karapatan ng Allah sa pagiging sinasamba. Ang talata na 35 na ang kabanata, ay 31, ipinapakita ng Allah na dahil sa nawala na ang tunay na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung kaya nagkamali ang mga tao ng pagsamba, na sa halip na sumamba sila sa tunay na lumikha ay sumamba sila sa mga hindi karapat-dapat sambahin o naglagay sila ng katambal sa pagsamba sa Allah. Ang kadahilanan kung bakit ipinahayag ang banal na Quran ay upang ibalik ang mga tao sa orihinal na katuruan. Ang talata na 31 mula sa kabanata na 35. Batay sa pagkakasalin, at aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ibig sabihin ang banal na Quran, ng makatotohanan, nang sa ganoon, ikaw at ang iyong mga tagasunod ay sundin kung anuman ang ipinag-utos rito at gayon din upang patotohanan, upang ikumpirma ang mga naunang ipinahayag na sagradong aklat na nauna rito upang ikumpirma ang mga naunang kapahayagan na ipinahayag ng Allah na nauna kaysa rito sa banal na Quran. Kaya yun ang isa sa kadahilanan upang ikumpirma, sapagkat nabago na nga ang tinatawag na katuruan. Walang pag-aalinlangan ang Allah ang siyang ganap na nakababatid at ganap na nakakakita sa kanyang mga alipin. Sa isa pang talata na matatagpuan natin sa banal na Quran, ito pa yung bilang karagdagan. Batay sa pagkakasalin, ng ika-16 na kabanata at talata ay 64, at hindi namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang aklat, meaning ang banal na Quran, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hingil sa mga bagay na hindi nila napakakasunduan sa isa't isa. Dahil nga ibinalik ang tunay na turo ni Jesus at ang pinakabuod na katuruan ng lahat ng mga propeta, ang Quran sa makatawid ay nagsisilbing gabay at habag para sa mga yaong naniwala. Dahil sa hindi nga hinayaan ng Allah na ang lahat ng sangkatauhan sa kani-kanilang kapanahunan ay wala silang tatahaki na tamang landas, nung nabago ang katuruan, ibinalik ito bilang kagandahang loob ng Allah sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang aklat na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, nang sa ganoon ay alisin ang sangkatauhan mula sa kadiliman ng kasamaan at kapamakan patungo sa liwanag ng katotohanan, sapagkat ang Allah, Subhanallah, ito yung landas ng Allah na tagapaglikha. Sa pamagitan ng landas ng Allah na ganap na makapangyarihan na punong-puno ng karangalan at kataas-taasan at nagmamay-ari ng lahat ng kapurian.
Ganito ang kagandahang loob ng Allah sa sangkatauhan. Ibinalik niya ang tunay na katuruan na kung ang sinuman ang totoo sa kanyang sarili at naghahangad ng kaligtasan sa kanyang puso at kalooban at kaisipan at nakita niya ang tinatawag na kapahayagang ito, makatarungan lamang sa kanya na tanggapin at isuko niya ang kanyang sarili at manumbalik sa dalisay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kaligtasan natin ang tinatawag na dalisay na pagsamba. La ilaha illallah. Walang sinuman ang bukod-tangi na karapat dapat sambahin kundi yung tunay na pinagmulan nating lahat. Ang siyang nagmamay-ari ng ating buhay, ang siyang lumikha sa atin. Kung sino yung tunay na Diyos na siyang tagapangasiwa, tagapangalaga, tagapagtustos, tagapag-atas, tagapagkaloob. Kung sino yung pinakamakapangyarihan na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan ng paraiso at impyernong apoy na nagpadala ng napakaraming propeta at sugo upang mapanatili ang ating sarili sa pagtahak sa tamang landas, siya lamang ang bukod-tangi at karapat-dapat na sambahin. Ibig sabihin, La ilaha illallah. Walang sinuman ang bukod-tangi at karapat-dapat sambahin kundi ang Allah kapag ito ay binigkas ng isang tao habang taimtim niyang nilalayon sa kanyang puso, ang kanyang huling hantungan, walang pag-aalinlangan ay paraiso at buhay na walang hanggan. Halina tayo sa buhay na walang hanggan. Inaanyayahan ko ang lahat na tanggapin natin ang mensahe ng katotohanan. Ang iyo pong tagapagsalita, Muhammad Uy Matulin Rodriguez. Nagpupugay sa inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mabuhay po sa lahat ng mga mamayang Pilipino na way ipagkaloob sa atin ng Allah ang buhay na walang hanggan at ang magmumula sa ating saling lahi hanggang sa dulo ng panahon. Amin. Maraming maraming pong salamat.